Hello everyone! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ako na naman ang inyong lingkod. This is Jaja Bustos, ang inyong online fertility advisor, ang inyong kaibigan at kachikahan pagdating sa usapang fertility. Ayan, so mga kamamshis, ako po ay 5 years nang nag-aalaga ng mga nahihirapang mabuntis. But disclaimer ko lang mga kasis na ako po ay hindi doktor. At ang mga aral na itinuturo namin sa inyo ay base po sa aming personal na karanasan. Meron din po pala tayong mentor, siya po yung aking husband, Nurse June Bustos. So since nag-aral po siya ng nursing and meron siyang medical background, may mga iilang information po kami na merong knowledge-based or katotohanan. So kung sakali man na yung mga tinuturo naming advices sa inyo ay hindi po umepekto, pwede po tayong mag-consult na kaagad sa espesyalista. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon, mga kasis, ito po ay tungkol sa pap smear. Paano po ba nakakatulong na mabilis mabuntis ang pagpapa-pap smear? Kasi po, maraming mga kababaihan ngayon na nagtatanong sa akin dahil nga po sa sobrang dami ng alaga ko and sa sobrang dami ng karanasan na na-encounter namin dito sa aming programa, may mga nagtatanong po sa akin ito na nakakatulong ba talaga mabuntis ang pap smear? Ito po ba ay nakakatulong para luminis ang matres natin? Ayan, so ang kasagutan ng mga katanungang yan ay mapapanood at mapapakinggan nyo po dito sa aking vlog. So, share ko lang po yung experience ko sa isa sa mga alaga or client namin na nagpatulong sa akin dahil nahihirapan siyang mabuntis. And syempre, hindi lang po siya, ako din po personally ay nakaranas po nito. So, ikukwento ko lang yung naging experience ko before nung nahihirapan akong mabuntis. Alam nyo po ba na nakatulong din yung pagpapa-pap smear para mabilis tayong mabuntis? Ito po ay hindi paglilinis ng ating matres. Lilinawin ko lang to clear the information sa nagtatanong po sa akin ito, hindi po nakakalinis ng matres ang pagpapa-pap smear. Ito po ay test para sa mga kababaihan na nakakaranas ng kakaibang discharge, like may makating discharge, merong lumalabas na hindi maintindihan na amoy, mga kakaibang discharge na ngayon lang natin naranasan. So, yung mga ganyan, natetest po yan kapag tayo ay nagpapa-pap smear. Syempre, para malaman kung ano ba yung naging cause or yung naging problema kung bakit nakakaranas tayo ng kakaibang discharge, bakit tayo mga babae nilalabasan tayo ng hindi natin maintindihan, masangsang, mabahong amoy, makate. So, ito po ay procedure na ginagawa lamang ng doktor or OB-GYNE. So, meron silang ginagawang procedure na ipapasok sa loob ng puwerta ng isang babae. And then, kukuha po sila doon ng sample ng mucus or discharge po sa ating pagkababae. So, ipapasok sa butas and kukuha sila doon ng sample. Ngayon, itetest po nila yan para malaman kung bakit tayo nagkakaroon ng kakaibang discharge, na bakit may makati, mabaho. So, kapag nalaman po ng OB-GYNE kung ano yung reason kung bakit merong mabahong discharge, bakit merong makate, dyan po yan malalaman kapag tayo ay nagpa-pap smear. Ngayon, kapag nalaman po ng doktor kung ano yung dahilan, bakit nagkakaganon, ba't ka nakakaranas ng ganitong discharge, bibigyan niya po kayo ng gamot. So, re-resetahan po kayo ng doktor ng gamot para magamot natin yung dahilan kung bakit nagkakaganon. Usually, ang dahilan po kung bakit nagkakaroon ng makate, mabahong discharge, ito po ay dahil may infection po sa loob. So, kapag meron tayong infection dyan sa ating ari, maaari po itong umakyat po papunta sa ating matres, kumalat, at pwede rin po yung mag-cause ng iba't ibang klase ng cyst, ng bukol, sa ating matres. So, doon na yung tinatawag natin na
nagiging marumi yung mattress natin dahil nga po kapag kumalat yung infection na nagsisimula sa ari natin. Kaya importante po sa ating mga kababaihan na magpa-pap smear kung nakakaranas tayo ng kakaibang discharge. Ngayon, kapag nagamot na po yan ng doktor, syempre mawawala na yung infection, gagaling na, and then yun na po yung time na bibilis na po yung pagbubuntis natin. Syempre mga kasis, kapag malala ang infection nyo sa ating ari, tayo mga babae kasi, once na meron tayong infection, pwede yan kumalat sa mattress natin. So, yung baby natin, doon siya mabubuhay ng 9 months sa loob ng ating mattress. So, kapag may infection, pwede pong magnipis yung pader ng mattress natin dahil nga kumakalat na yung dumi, kumakalat na yung bacteria. So, hindi po mabubuhay ang baby kapag masyadong malala yung infection. Kaya nga po karanasan ng mga babae na nagkakaroon ng infection ay mabilis na makunan. Isa po talaga yan sa mga dahilan kung bakit maraming babae ang hindi nagtutuloy ang pagbubuntis. So, kapag nagpa-pap smear tayo, nalalaman ng doktor kung ano yung problema, bakit nagkaroon ng discharge, nagagamot niya yung infection kasi reresetahan niya kayo ng gamot, diba? So, pag gumaling yon, boom, pwede na kayong mabuntis ng mabilisan. So, ako po personally, naranasan ko yan kasi nagkaroon ako ng malalang UTI. So, isa din po yun sa cause kung bakit hindi ako nabubuntis dati, kung bakit napabagal yung pagbubuntis ko kahit na medyo matagal na kami ng asawa ko. And then, nung nagpa-check up po ako, nagsuggest yung OB-GYN na magpa-pap smear din ako para makitaan tayo ng sample ng tissues doon sa loob ng ating puwerta, doon sa loob ng ating cervix para po malaman kung meron bang infection. And na-confirm nga ng OB-GYN ko dati na meron pong infection doon sa aking cervix. Kaya, naresetahan niya po ako ng antibiotic. Then, after po nun, nakatulong din po yun para ako ay mabuntis. So, ang ginawa ko po, syempre, after kong nag-antibiotic, uminom din po ako ng herbal at yun po yung Ubat Rahim Fertility Barks. So, yung mga hindi afford or ayaw nila na uminom ng herbal, pwede naman po. So, itry nyo yung tinuro ko sa inyo na kung gusto nyo ay magpa-pap smear kayo. Pero yun nga, na-share ko lang na after ko pong magpa-pap smear dati, after na magamot yung aking infection, plus vitamins and herbs, doon po ako nabuntis. Siyempre, hindi lang naman po tayo dapat umasa sa isang gamot lang. Kagaya po dito sa aking programa, kapag merong malalang infection ng isang babae, nahihirapan kaming tulungan sila na mabuntis. Kaya importante po talaga na alam natin kung meron tayong infection kasi isa rin po yan sa nakakasagabal kung bakit nahihirapang mabuntis ang isang babae. Mga sis, alam nyo, meron akong herbs para sa infection. Ito po yung tinatawag namin na calendula. So, bagong labas ito, dahil nga na kikita namin or na-experience namin na marami talagang mga clients kami na nahihirapan nga silang mabuntis dahil nung nagpa-pap smear sila ay na-found out na meron nga silang infection. So, syempre, yung iba, hindi naman nila afford yung nireseta sa kanila kasi meron pang mga ibang suppository. Ngayon, meron kaming na-discovery na herbal na kung saan natutulungan namin na gumaling po yung infection. Pero, syempre mga kasis, ito po ay suggestion lamang. Meron po tayong proper medication para dyan. At kung gusto nyo po na sundin talaga yung gamutan ng doktor, wala namang problema dyan. Pero kung gusto nyo pong subukan na magpaalaga dito sa aking programa, pwede naman. Kasi kung infection lang yan na mild lang, kayang-kaya pa po. Pero pag malala na po yung infection, syempre, hindi na po yan kinakaya din ng aming herbs. Kaya alamin natin sa pap smear kung gaano nakalala yung infection. Doon po tayo magkakaalaman kung ito ba ay mild lang or severe na talaga siya. Doon po magkakaalaman kung ito ba ay mild pa lang or severe na siya. Kaya yan po yung tip ko sa inyo mga kasis. Kung paano nakakatulong yung pagpapap smear para mabilis tayong mabuntis.
So, bago ko po tapusin ang video na ito, inuulit at kinaklarify ko lang mga kasis na ang pagpapap smear ay hindi po nakakatulong para luminis ang matres natin. Kaya po, nakakatulong ito para mabuntis, yun ay dahil sa test na ito, pwede po nating malaman kung tayo ay may infection. So, uulitin ko lang, ang pap smear ay test. Test lamang po ito para malaman kung kayo ay merong infection. Hindi po ito procedure para linisin ang matres ninyo. Yun po yung gusto kong linawin doon sa mga nagtatanong sa akin tungkol po dito sa topic na ito. Ayan, so sana ay naliwanagan kayo mga kasis kung papaano ba nakatulong or nakakatulong ang pagpapap smear sa mga kababaihan, kaya napapabilis yung pagbubuntis nila. And sana po ay marami kayong natutunan sa vlog na ito. Kung gusto nyo pa pong malaman or maabangan yung mga susunod na technique and tips na ituturo ko sa inyo, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po dito sa aking YouTube channel. So ang gawin nyo lang is i-click nyo po yung subscribe button sa ibaba para next time kung meron ako mga bagong ituturo na tips sa inyo ay mas madali kayong ma-update. So maaabangan nyo yan kaagad. Ayan. So thank you so much po ulit sa lahat ng mga nanood sa vlog ko na ito. Once again, ako po si Jaja Bustos, ang inyong online fertility advisor and ang inyong kachikahan pagdating sa fertility. So mga kasis, kung gusto nyo po na mag-share ng inyong mga problemang fertility sa akin, lalo na sa mga babae na nahihirapang mabuntis, nagkakaproblema sa kanilang fertility, huwag kayong mahiya na i-chat ako sa aking Facebook page. Ayan, so i-search nyo lang yung pangalan ko sa Facebook, Jaja Bustos. Pwede nyo rin po akong i-follow sa aking TikTok account. Search nyo lang yung pangalan ko, Jaja Bustos. Ayan. Thank you so much po ulit.